Hello guys! Welcome back again sa aming channel. Welcome sa Jensen Taste Buds. For today, magluluto tayo ng napakasimple at napakasarap na pwede nating ipang negosyo. So ano ba nalulutuin natin for today? Pero bago natin simulang lutuin, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, i-click mo na yung subscribe button. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng iniluluto namin dito sa aming channel. So yung for today, magluluto tayo ng napakasimple at napakasarap na egg potato. So ipakikita namin sa inyo yung sistema namin kung paano namin ito lulutuin. Kaya simulan na natin itong lutuin. So ito guys yung mga ingredients na gamitin natin sa pagluluto ng napakasimple at napakasarap na pwede nating ipangnegosyo itong egg potato. So ito yung ating mga ingredients. Ito yung ating patatas na gagamitin. Ang ginawa namin dito, pinakuluan na namin ito at inadad. So inadad po namin to, hindi namin ito minash. So tingnan niyo maigi yung texture niya. So ganyan dapat. So ayan. Mas maganda kasi yung inadad kaysa doon sa iminash. So ayan. At gagamit din tayo dito ng 3 pirasong itlog. So ito po ay hard boiled egg na. At gagamit din tayo dito ng asin at saka paminta. Yung sukat ng asin at paminta dito ay parehas na 1 pinch lang. At gagamit din tayo dito ng Mang Tomas para syempre sa dagdag pampalasa ng ating gagawin. At gagamit din tayo dito ng breadcrumbs. So yun lang yung mga ingredients na gamitin natin sa pagluluto nito. Pwede natin itong simulang i-prepare at iluto. So ito guys, simulan natin i-prepare. First step na gagawin natin, gagamit tayo dito ng tinidor para yan, gintuhin natin yung ating nilagang itlog. Pwede rin kutsilyo kung saan kayo komportable. Pero yan, pero mas gusto ko tinidor na lang yung gamitin. Pares lang naman yan. Ang importante naman dito yung maano lang natin to, madurog lang natin ng maayos. Kahit hindi durog na durog, okay lang yan. Kasi ihahalo naman natin to sa ating patatas. Mahilig din ba kayo sa nilagang itlog? Ako sobrang hilig talaga dito. Pinapapakulang yan. Yan. Ganda oh. Ganun lang kasimple. Next step na gagawin natin dito. Teka, meron pa. Yan. Hindi ko na masyadong ano. Next step naman na gagawin natin dito, kukunin natin yung ating patatas. So ito yung ating patatas na grated boiled patatas. O, di ba? Tapos ilagay na natin to. So ito guys, na ilagay na natin lahat itong ating itlog dito sa ating mash. Eh, hindi pala mash, grated boiled patatas o potato. Medyo haluin lang natin ng konti. Yan. So sa bawat lagay ng ingredients, kailangan halo para yung lasa nito saka yung ingredients ay pantay sa bawat isa. Mas madali siyang haluin kaysa dun sa minash. So yan, next step na gagawin natin dito, maglagay tayo ng pampalasa. Lagyan natin ng paminta saka ng asin at maglagay tayo ng konti lang Mang Tomas. Siguro yung dami ng Mang Tomas na ilalagay ko dito, mga nasa 2 kutsara lang pwede na yun. Okay na yan, tapos haluin lang natin to ng maayos. So ito guys, dahil na-mix ko na ng ayos, pagmasin nyo yung maigi. So yan, next step naman na gagawin natin is bibilugin natin to gamit yung ating mga kamay. Kaya siguraduhin natin naglinis tayo ng ating mga kamay bago natin gawin to, para mapanatili natin yung kalinisan ng ating pagkain. So yan, ganyan gagawin natin. Kukuha tayo ng portion na ganyan at ibibilog lang natin na ganyan. Depende sa inyo kung gano'ng kalalaki yung gusto nyo. So yung aking, ganyan lang gagawin ko kalaki. Kita nyo yung mga ano, itlog, yung puti. Ayan o.
So ito guys, naibilog ko na lahat sa pagmasdan niya maigi. Ganda, di ba? Kitang-kita yung mga yung puti ng itlog. Saka yung amoy niya. Maganda yung amoy. Mabango. So next step na gagawin natin. Meron tayo ditong tasa. At may dadagdag tayong ingredients. Hindi ko nasabi kanina, isang pirasong hilaw na itlog. Then lalagay natin doon. Siguraduhin hindi sumama ang shell at haluin lang natin yung ating itlog. So ito guys, next step naman na gagawin natin, yung ating mga ginawang ayan, yung ating pwede natin itawag dito. Egg potato balls, o di ba? Mas maganda no. Lalagay natin dito. Maglagay tayo ng siguro mga 4 na piraso para medyo ano, then ikot lang natin. Kaya siguraduhin niyo naglinis kayo ng mga kamay, pero mas maganda, much better kung meron kayo sa inyong mga bahay na mga extra tag dito, gloves, plastic gloves. So ayan, nilagay natin sa breadcrumbs. Then paikutin lang natin yan sa breadcrumbs. Nilagay ko sa plato. Sa platito na lang. Kasya naman siguro ito dito. So yung iba pa naglalagay ng breadcrumbs, nilagay nila ng bawa sa ganito, then kakalugi nila. So ako ganito yung sistema ko ng paglalagay ng breadcrumbs. So ito guys, nalagyan ko na lahat ng breadcrumbs. So tingnan nyo maigi. Ang ganda, di ba? So yan, except naman na gagawin natin dito, pwede na natin itong simulang lutuin. So ito guys, dahil nakapagpainit ako ng mantika dito sa ating kawali, pwede na natin itong simulang lutuin. So yan, kung napapansin nyo, yung ganyan yung kulay ng ating mantika, kasi yun yung ginamit natin kahapon sa ating pagluluto. So isa yan sa mga diskarte kung paano tayo makakatipid sa ating pang-araw-araw na pagluluto, so, di ba? Sasalain nyo lang yun. So ngayon naman, pwede natin itong iluto isa-isa, ilagay natin ang dahan-dahan. So kapag nag-golden brown na ang kulay niya, pwede na natin yung balik tarin. Pero mas maganda deep fry, pero dahil nagkitipid tayo, hindi tayo mag-deep fry. Sakto na yung ganyang karami na mantika. So yan, okay na muna yung ganyang karami. Mabilis nang maluluto to dahil ang lulutuin lang naman natin dito halos yung labas lang. Kaya tingnan natin kung pwede nang balik tarin to. Katulad nyan, ganyan yung kulay, pwedeng-pwede yan. Luto na yon. Yung kabila naman. So yan, pansin nyo. Napakasimple lang. So yan, ganoon lang yung kasimple pagluluto nito. Kapag ganito na rin yung kulay ng ilalim na yan, pwede natin i-set aside dyan. Kaya pakikita ko na lang sa inyo kapag luto na ito lahat. So ito guys, naluto ko na lahat itong ating egg potato balls. So tingnan nyo naman yung maigi. Lalapit ko sa inyo para makita nyo nung malapitan. So ayan o, diba? Kung hindi natin yan nilagyan ng itlog na hilaw at saka breadcrumbs, kapag niluto nyo yan,
nagbubuwaghag. Kaya yun ang purpose ng itlog na hilaw at saka breadcrumbs para mabuo natin yung perfect na bilog na gusto natin. So next step naman na gagawin natin, meron tayo ditong sauce. So ang sauce na napili ko dito kasi mas masarap pala yung Mang Tomas dito. Dahil una sa lahat, naglagay tayo ng ingredients din dito ng Mang Tomas, kaya yung gagawin nating sauce, Mang Tomas din. Ngayon naman pinakamagandang parte ng video natin, yung tiki man. Kaya titikman natin ito. So ayan, tingnan muna natin yung pinakaloob. Sobrang crispy ng ano, ng labas. Pero yung loob niya, sobrang juicy. Kitang-kita niyo yung itlog, 'di ba? So ayan oh. Ngayon tikman natin 'to. Ilagay ko lang 'to dito yung isa. Tikman natin, isaw-saw natin sa Mang Tomas. Sobrang sarap. Kasi 'di ba yung lasa ng mashed potatoes, katulad ng sa Jollibee, nilalagyan nila ng gravy. Ito parang ganun din. Yung style natin, yun yung naisip ko na concept, kaya medyo kakaiba. Sobrang sarap niya. So yun, sana nagustuhan niyo aming pagluto ng ganito, pwedeng-pwedeng pang-negosyo. Kapag nagpresyo kayo nito, depende sa mga ingredients na pinamili niyo, depende sa mga presyo ng bawat isa din niyo kukumpitin. So bali yung patatas, nabili ko to ng nasa 19 pesos, pero napakarami na natin nagawa, 'di ba? At saka yung itlog, 5 piso ang isa. So meron tayo doong 35 pesos plus yung ating mga ano lang naman yung lagyan natin to, breadcrumbs, mura lang naman yun, nasa 10 piso. Pagpalagyan na natin, nasa 55 pesos ang puhunan para sa ganitong simpleng recipe. So yun, sana nagustuhan nyo. So ayun guys, sana nagustuhan nyo aming pagluluto ng napakasimple at napakasarap na pwede natin ipang negosyo itong egg potato. Nakita nyo naman sistema namin kung paano namin ito ginawa, diba? So napakasimple lang. Kaya subukan nyo rin magawa ng ganito at siguradong magugustuhan ito na inyong buong pamilya, lalong-lalo na ng inyong mga magiging customers. So ayun, kaya magkita-kita ulit tayo sa aming mga susunod pa mga videos. Keep safe and God bless, at lagi nating tatandaan, kahit mahirap lang ang ating mga buhay, basta lagi tayong masaya.